to mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. Yes, good morning po sa inyong lahat and welcome back po sa panibagong video natin ngayong araw po ng Martes. Yan, December 15, 2020. Oras natin na nasa 6:30 po ng umaga. And dito tayo ngayon no, sa may Baseco Beach ngayong umaga. And para lang sa kaalaman ng lahat, no, so inopen na ulit siya for public pero may nakatakdang oras lang po no, yung paliligo dito sa may Baseco Beach. Ayan, so mula 6 a.m. hanggang 7:30 po ng umaga ay pwede sa, siya sa publiko. And afternoon no, ay iiwan lang ito sa mga tao na naglilinis po dito sa may Baseco. So ito, silipin natin no, yung mga tao ngayon na naliligo. Karamihan dito no, mga residente po sa Baseco. And kita nyo naman, napakaganda talaga ngayon no. Paganda ng paganda na ang Baseco Beach. Ayan po, ang linis. Ayan, so yun lang yung pakiusap natin no, sa mga naliligo dito. Sana i-maintain yung kalinisan. Huwag mag-iwan ng mga kalat dito sa Baseco Beach. Ayan. Ang dami. Marami na ulit naliligo ngayon dito no. And of course, everyday yung cleanup na ginagawa ng ating mga Manila Bay Warriors. I mean, ng mga Baseco Beach Warriors, no? MMDA, DNR, at ng DPS. Yan, nandito sila, no? Ating mga Baseco Beach Warriors from MMDA. Ayan. Yung ibang mga team mandaragat pala no, so doon sila nag-start ng clean up doon sa dulo para after ng swimming no nung publiko, saka sila to mag-clean up dito sa bandang harapan po. Ayan. So 6:30 ng umaga no, ang daming naliligo ngayon dito ay mga kabataan. Enjoy na enjoy sila no. How much more no kapag talagang totally natapos at napaganda ito ng tuluyan. So siguradong mas ma-enjoy ito no ng mga lalo na ng mga residente po dito sa lungsod ng Maynila. So ngayon pa nga lang na-enjoy na nila, paano pa po no kapag talagang natapos at napaganda ito ng husto. So lakad-lakad tayo dito no. Ayan, buti hindi pa pag ganitong oras eh, hindi pa ganit, ganun kainit. So talagang tuwan-tuwa po no yung mga bata. Sila talaga yung number one na natutuwa dito sa paliligo po no sa Baseco Beach. And yung nagpupunta dito no, eh talagang pamilya. Yan, mula ka na lola, nanay, tatay, lolo, lola, at sa mga anak no, hanggang sa mga apo. Talagang na-enjoy nila itong Baseco Beach. Yan. Even yung mga kabataan dyan no, sa Maydamuhan, ayan no, enjoy na enjoy din sila. And andyan yung ating
Lagoon and Mangrove Farm po, no? Yan. So abangan nyo, meron din silang gagawin dyan. Magtatanim po, no, ng mga nilad plants in coordination, no, with the DNR dyan po sa bahaging yan. So ngayon wala namang mga kalat, no. Yun nga lang, may mga water hyacinth kasi pagpunta namin kahapon doon sa may Pasig River, sa may Loton po, no, merong mga inaanod pa rin ng mga water hyacinth, kaya tinatanggal ngayon, no, ng mga Baseco Beach Warriors, MMDA at DPST Mandaragat. Ganda. Ayan, napakaganda po talaga ngayon, no, ng Baseco Beach. And sa mga tatanong, no, wala yung mabahong amoy din. Ayan, walang mabahong amoy, walang basura. Ayan, at gumaganda na rin, no, yung quality ng dagat. And so meron silang nilagay din doon, gaya sa may Rojas Boulevard, yung a device pang monitor, no, nung daloy ng tubig dito. Ayan. Punta tayo doon sa may dulo ng Baseco Beach. Kita nyo naman, no, talagang sobrang ganda. Ang laki ng pinagbago. So pinaka-importante talaga dito, no, yung regular na maintenance ng area, which is yan, ano, araw-araw na nililinis ng ating mga yan, Warriors, MMDA, DPS, and DNR, para ma-maintain, ano, yung kalinisan dito sa area. So yun lang naman yung mga, ano, dito, no, yung mga dinadagsa ng mga water hyacinth galing ng, ano, no, Pasig River. Sa dulo, yun naman yung mga DPS Baseco Beach Warriors. Yan, puntahan din natin.
Yan, so halos nandito na tayo sa may dulo. Ayan ang ating mga Basta Eco Beach Warrior ng mga DPS. Andyan yung ano nila, oh. Rescue boat. Ayan. Good morning po. Hello po. Ayan. DPS Basta Eco Beach Warriors po, no? So para mas mabilis nila ma-transport yung mga basura, ayan no, rescue boat. So dyan nila nilalagay lahat. So kahit hanggang dito sa dulo no, napakaganda po. Ayan. Talagang nami-maintain nila yung linis, no? So yan po muna no ang ating update dito sa may Basta Eco Beach. So doon naman sa may unahan, no, andun sa pagtawid natin sa kabila, andyan yung Aplaya. Ayan. So meron pa dito mga water hyacinth. So yan po muna ang ating update ngayong umaga, and maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi and God bless everyone. Ayan, maraming salamat po.